So, welcome back again dito sa ating YouTube channel. Narating ko lang galing sa trabaho, pero meron na naman tayong dumating na box. Kaya, eto, magbubukas na naman tayo ng box. Kaya, buksan na natin to. Baka buksan pa ng iba. So, eto mga tol ay bali pandagdag para sa ating breeding project na gagawin. Sayang lang dahil dalawa sana yung mature male na order natin. Hanap natin bali ay yung Pampubiteus species mascara na adult male tsaka Pampubiteus species backfire o yung expectorcy. So yun, nakakita sana tayo ng male sa sobrang tagal na natin naghahanap nun. Kaya lang yung male na nakita ko ay sub-adult. Ang problema ay hindi na ipadala sa atin. Yun, biglang nag-message sa akin yung seller, sabi na matay daw. At hindi niya alam kung bakit, pinakain pa daw niya yon bago sana i-ship papunta dito sa atin. So yun, so sobrang sayang. So ngayon, bali ang in-expect ko ay isang adult male na Pampubiteus species mascara. So dahil meron tayo dito na dalawang adult females. So yung ating Pampubiteus mascara dati na adult male na ginamit natin ay so wala na sa atin. So yun, nandun sa ating mga tropa. Kaya naghanap na lang tayo ng bago. At ito nga, puro dyaryo. Yan, dyaryo. Maraming dyaryo. So hindi yata gumamit ng... Hindi nga yata gumamit na... Ano tawag doon? Styro. Walang styro box. At wala ding heat pack. Ito yung ating gagamba. Nakabalot lang sa dyaryo. So, yun. Yan, sana ay okay siya. Ay, ang bigat, oh. Ang bigat. Wow! So, eto, mukhang okay naman yung ating adult male. So, nakalagay dito ay 1.0P mascara. Yung Rapi Hoitong niya ay fresh daw, sabi. May 2021. So, yun. Ayun, buhay nga siya. Ayan, nagalaw. So ano pang hinihintay natin mga tol? Siyempre, i-re-reuse na natin to. Baka i-reuse pa ng iba. Yung pala mga tol, hinalungkat ko itong aking mga dyaryo na to. At nakita ko tong heat pack. Yan. Problema, malamig na. Sabagay, hindi na problema yun kasi, ayan. Kasi dumating naman ng maayos at safe buhay yung ating male. Kaya okay lang. Okay lang kahit malamig na yung heat pack. Wow! Problema yun. So yun. I-reuse na natin mga tol. So, at eto na nga mga tol yung ating gagamitin na simpleng enclosure lang para sa kanya. Yan, nilagyan ko lang siya ng cork bark. Nakakuha ko ng cork bark na gamit na. So, nilagay ko lang siya dyan para mayroong pag-angkoran or may magamit siya na kung saan pwede niya maidikit yung mga sapot niya kapag maggagawa siya ng sperm web. At nilagyan natin ng, ayun, yung lalagyan ng yogurt. Yan, kinakain ng mga anak ko. So, yan na lang yung water dish. So, hindi naman natin kailangan ng malaking-malaking enclosure para sa kanya. Then, yun, i-reuse na natin to at baka i-reuse pa ng iba. Simulan na natin to. Ayan. So, sana maging compatible siya dun sa ating mga adult team. Ayan, uy, team, ayan, uy, team, ayan, uy. Sorry. So, sana compatible siya dun sa ating mga females kasi mga tol, hindi sa lahat ng oras ay magka-compatible yung ating mga pairs, yung males at females. Kaya minsan talaga nangyayari na hindi nagsasucess. Minsan nakakailang attempts ng pairing. Hindi siya na-fertilize yung mga eggs. So bad eggs pa rin yung lumalabas or bad egg sac. Meron naman na first attempt pa lang at nag-drop ay sobrang successful na kagad. So ibig sabihin nun ay talagang compatible sila. So, nangyayari yan sa iba't ibang species like sa mga Teraposa. Yan, sa mga ultramorinos, yan, merong talagang ganon na hindi sila compatible. Kumbaga, pinagtagpo pero hindi tinadhana, ika nga nung iba. Paano masabi? So, yun lang mga tol, mga aking paliwanag tungkol doon. So, maraming naniniwala sa ganyan, yung sa mga breeder dito sa Germany. Yan. Nice, fresh na fresh nga. Wow! Ang ganda. Yan siya mga tol, fresh na fresh, walang kalbo. So, yung ating adult male, buhay pa yung ginamit natin dati. So, yun, nasa isang kaibigan natin. Kaso, mukhang malabo na makamagamit pa kasi sobrang tanda na nun eh. Kaya, ayan. Kumuha tayo ng mas bata. Mas bata, mas fresh. At, ayan na siya. Pagmastan nyo, mga tol, yung kulay, napakaganda.
buong-buo ang mga balahibo, yung balahibo niya sa abdomen. Yan. So hintayin na lang natin na mag-load ulit siya, mag-sperm ulit bago natin isasalang. 2000 years later. So welcome back again dito sa ating YouTube channel mga tol. So for today's video mga tol, ipipair natin itong ating pair ng Pampubiteo species mascara. So ito yung ating adult male. So yun, naging adult siya noong May 2021. At yung ating female, bali meron tayong dalawang female mga tol ng mascara. So ayan, kaso yun, nakatago siya. So isama na lang natin yung ating male para pag lumabas yung ating female ay yun. Subukan natin mga tol kung okay ba itong pairing na to. Yan. So game na mga tol, isama na natin to, baka isama pa ng iba. Ayan, napakabait nitong male na to. So kahit nung nag-unboxing ako nito at nirehouse ko siya, never siyang nag-flick ng mga urticating hairs sa akin. Ewan ko lang ngayon. Pero ayan, kita naman na sobrang kalmado siya. Hinintay ko lang mga tol na makapag-spermweb siya bago ko siya isalang sa breeding. So bali, naghintay muna tayo ng mga ilang linggo. So tingnan natin kung mapapalabas niya yung ating female. Ayan o. Parang lumiligaw na kagad siya eh. So yan, kung napapansin nyo mga tol, lumiligaw na nga siya. Medyo kinikilig-kilig na at ginagalaw-galaw niya na yung kanyang mga pedipalps. Ganda ng kulay. Astig talaga yung parang spade na sign doon sa kanilang ano, or design sa kanilang carapace sa may mata. Ganda na. Angas. So yan na, tumada moves na si Pogi. Pogi yan eh, oh. Ganda ng kulay niyan. Yun, masayaw-sayaw pa. So bali ayun yung ating female nasa loob ng kanyang cork bark, habang ito si male, ayan o, tinatawag siya. Yan, so sana lumabas yung female natin kasi mahirap pagka pumasok yung male. So hindi natin malinaw na makikita kung ano yung nangyayari sa loob. So hindi ko din naman matanggal itong ating cork bark dahil baka ma-stress yung ating female kasi yun, nga nagtatago siya at baka mangati tayo pag ginawa natin yun. So panay ang ligaw ng ating male at si ate na nandun sa loob, wala pa rin reaction, hindi pa rin siya lumalabas para makita yung ating poging male. Ayan, umiikot, pabalik yung male natin. Siguro ramdam na ramdam niya yung female na nandun sa loob ng cork bark, kaya lang hindi niya makita itong entrance. Ayun, bumalik siya pero dun sa tapat mismo ng ating female. Ayun, tumitibok-tibok pa. So ayun na yung ating magandang female, medyo dumudungaw-dungaw konti. Ayun o, so yung male nandun pa rin, ano ba yan? So ayan, try natin i-guide yung ating male papalapit dito sa entrance ng ating female. So lumiligaw naman siya, kaya lang talagang hindi niya siguro makita yung entrance, kaya doon siya nagpunta. So ayan, dito ka boy, tapos ka konti. Yan. So ayan, siguro naman madedetect niya na kung saan yung daan. O yun, so bali itong ating male na to ay wala pa rin karanasan pagdating sa mating, kaya siguro ganyan din na medyo mabagal siya. At yun nga, wala pa siyang experience, kaya ganyan. At yun na nga, sobrang tagal pa rin, kaya push muna natin yung ating male. Ayan na, nasa may butas na.
Pero agapan pa rin natin mga tol, baka mabigla yung female natin, baka akala niya ay feeder, naku mahirap na. Hirap pa naman humanap ng delicates yan. O yan, halos magkadikit na sila at lumalabas na yung female natin. O yan o. Yun, nagkahawak na sila ng kamay. So inaagapan ko lang. Baka madali yung ating male. So ayan. Sige boy, ligawan mo na. Ayan na sa harap. O yun o. Pogi-pogi talaga siya. Wow! Grabe, nakaka-inlove talaga itong mga coloration ng mga adult males ng mga Pampubiteus. Ang angas ng kulay nila. So kahit yung mga common lang na mga Pampubiteus, astig. Angas ng mga kulay nila. So ito, nagkahawak na sila ng mga kamay. At hindi naman nagpapakita ng aggressiveness yung ating female. So siguro malamang ay papayag to ng maayos at matiwasay. Ayan na oh. O yun oh. Oh, oh, grabe. Nice, lumabas siya. Nag-drums bago lumabas. Tingnan nyo mga tol, gano'ng kaganda. Ayos na ayos oh. Nice. Uy, I love it. Wow! Grabe. Pati yung female, yung angas ng kulay. Yun oh. So, payag na payag. Payag na payag yung ating female. Yun, dali mga tol. Nice na. Napaka-successful ng mga insertion na to mga tol. Ayos oh. Very nice. So sana naman makapagpa-exact tayo ng maayos. Dalawang females yung nag-failed before sa mga breeding na ginawa natin. Pero sila pa rin yung mga females na yon. At meron pa tayong isa na i-prepare soon. So yun, siguro i-ready ulit natin itong ating male. At kapag nakapag, you know, grabe yung, nakikita nyo ba yon mga tol? Yan o, yung puti. Siguro yun yung sperm niya. Yun yung ginagamit niya, panusok dito sa ating female. May naiwan pang ano, liquid na puti. Grabe. You know, fresh na fresh yan pareho, mga tol. So yan, i-escape na yung male natin. Very nice. So sana ganyan din yung pairing na mangyari dun sa ating isang adult female. So ayan o. Pa-escape na siya. Makawatin na natin para maka-escape ng ayos yung male natin. Lakad na. So dito ko na lang siya palilibanin sa kabilang side. Tapos pakakainin natin yung ating adult female para okay na kagad. Medyo matagal-tagal ko na rin silang hindi pinakain eh. Itong mga females na to. Ayan. Liban na. Liban na. Para makapagpahinga ka boy. So ayan. Napakabait niya. Sobrang bait niya mga tol. Never pa yan talagang nakapagpalipad ng urticating hair sa akin. So next, papakita ko sa inyo ngayon mga tol yung ating isang adult female. So bali eto yung ating isang adult female. Buksan natin, baka buksan pa ng iba. Oops. Ayun. So ayan siya mga tol. Wow. So ayan. Bali eto yung ating adult female, nakakatapos lang makipag-mating. Eto naman yung ating isa. So ayun, kung titingnan nyo, halos pareho ng kulay. Kasi merong mga different color forms to mga tol. Merong SP light, merong dark. Pero parang, di ba parang dark din tong isa. Pero hindi, kasi bagong molt lang to. Kaya siguro medyo light. So yan yung ating isang adult female mga tol. Napakaganda. So ito yung isusunod natin na pairing. So bigyan natin ng juvenile na hissing roach. Itong ating adult female na bagong mate. Yun no? Grabe. Sinakmal niya mga tol. Grabe siya. Yun no? Ninuya-nguya niya yung ating hissing roaches. Ay, hissing roach pala kasi isa. Oh, grabe oh.
So, yun. Guten appetit. Yan, sobrang ganda mga tol. Eto naman yung isa. So, yan. Pakainin din natin siya. Yan, pero super warm lang sa kanya. Yun, nice takedown. Yan, pakakainin na lang natin siya na hissing roach kapag katapos na nung mating. So, yan. Ito pa isa. Alam kong bitin ka dyan. Nice. Grabe itong mga mascara na to. Nakaka-inlove sila. So, yun pala. Meron pala nga tayong mga ilang pirasong slings na ganito. Pampubiteus species mascara na darating soon. So, hindi ko alam kung kailan. Basta anytime soon. Manggagaling yan sa ating kaibigan na breeder din. Kasi Dede Bawa. So, yun yung kanyang first breeding na nag-success. So, hindi man sobrang dami. At least, nagawa niya na makapagpa-survive ng mga slings ng mascara. So, yun. Hindi naman sama. Kumbaga, sa first timer na nag-breed, ay nakapagbuhay siya ng mga ganoon. So, magaling na mag-breed si Dede Bawa. What? So, yun lang yung masasabi ko. Yun lang muna para sa araw na to, mga tol. Sana'y nagustuhan nyo yung pairing video na ginawa natin. Ito yung ating male. Yan, tsaka ko na yun pakakainin dahil haya muna siya mamahinga. At etong ating mga females ay i-ready muna natin para maging okay yung mga breeding na gagawin natin sa kanila. So yun, shoutout sa inyo lahat mga tol. Hanggang sa susunod nating mga videos, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe kayo, baka i-subscribe pa ako ng iba. At pakihit na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. So yun lang mga tol, maraming salamat, ingat kayong lahat. Oops, munti ko na namang makalimutan. Nagpapa-shoutout nga pala, itong si Ma'am Melody Saginsin. So shoutout sa iyo Ma'am Melody Saginsin, maraming salamat sa laging panonood. God bless you, ingat!